Lata lang pala ito na sardinas. Magandang araw mga lods. Sa video na ito tayo ay gagawa ng bagong design na used oil kalan. Ang kalan na ito ay pwede mo lagyan ng burn oil, used oil na galing sa pinagpritohan ng mga Anli Wings, Chicken Joy or whatsoever. Kahit mga madumi na, maitim na na oil, basta wala lang mga latak, pwede mo dito gawing panggatong o pwede mo gawing gas sa used oil kalan na ito. Una, siyempre, tayo ay gagawa ng stand o kalan gawa sa bakal para mapagsalangan. Ang material na gagamitin natin ay 1x1 na angle bar. Ang maganda sa design na ito ay very handy siya. Portable na lang siya at madali ng bitbitin. Di gaya sa mga nauna na magkahiwalay yung tangke, hirap dalhin. Ayan po, built-in na ang tangke niya at ang burner niya ay detrace na tubo. Di na kailangan yung D4 masyado ng malaki para sa akin. Ang iba kasi D4 na tubo ang burner. Panoorin nyo hanggang dulo at pag-aralan para magkaroon din kayo ng used oil kalan. Madali lang siya gawin. Madali lang to para sa mga marunong. Pasensya na doon sa mga subscribers ko kasi minsan matagal ako makapag-upload na ang aking video, lalo na ganitong mga content. Kailangan kong pagkagastusan, wala naman gaano ako kapital. Buti na lang may mga kaibigan ako nagbibigay ng mga material na ginagamit ko, gaya ng angle bar, galing ito sa binaklas na pinto, tapos mga retaso ng tubular na ginawa kong tangke. Tapos itong mga dimidjab, mga bigay lang. Wala ko halos binili dito sa mga material na ito. Wala kasi akong pambili. Wala na akong trabaho. Kaya nahihirapan ako minsan makapag-upload kaagad ng mga content ko. Sana matulungan nyo ako.
para may pambili tayo ng mga planong i-video content. Parami akong idea, yun nga lang wala ko pambili ng mga material o mga gamit. Thank you.
Ayan na po. Ayan na. Bago ko pinturahan, tinesting ko muna siya. Kung mayroon ba siyang blue flame o maayos ba yung tulo ng oil para sa kwa-kwa tawag din sa amin eh, yung nagka-catch ng oil papunta sa burner. At binilang ko rin siya ng blower sa online, no? Ganda yung blower sa online kasi may adjust siya na mula sa 0 na volts hanggang sa 12 volts. Kaya ma-adjust mo rin yung lakas niya. Kung gusto mong malakas, mahina, pwede siya adjustan, may pihitan siya. Ayan, makikita nyo naman na mayroon siyang blue flame. May blue flame siya at kaunti lang yung apply ng mantika. Kasi baka umapaw din. Minsan kasi pag hindi mo control, hindi mo na-notice, lumakas na pala yung agos, no? Umapaw na pala sa loob ng burner. Namamatay din ang apoy pag umapaw siya eh. At siyempre, pag na-test na, kailangan din siya pinturahan para maging presentable. Pangit din naman na i-present mo siya na buro kalawa. Kailangan pinturahan din para magmukhang totoo. Magmukhang mamahalin. Mamahalin mo siya balang araw. At shout out nga pala sa nag-sponsor ng mantika. Sa galon to, gamit ko na, pinagprituhan nito siya ng mga chicken joyo yata, ganon. Kay Sir Patring at Mrs. Patring. Salamat sa iyo, sir. Napakabuti mong tao. Saludo ako sa iyo. Salute, sir, para sa... Ayo, mabuhay ka. Sana madami ka pang matulungan na katulad ko. Maraming salamat, sir. Use oil, kalan. Use oil. Ito yung pinagprituhan ng mga chicken joy. Fried chicken. At siyempre sa final testing, ako ay gagawa ng paborito kong lugaw, aros kaldo. Ito siyang lugaw na may halong patay na manok. Alangan naman buhay na manok eh, di lupad o liparan yung pag nilagay mo sa loob.
Kailangan patay na manok talaga. Katakatayin mo bago mo ilagay sa lugaw. Hindi yung double dead. Baka isipin nyo, double dead yung nilagay ko dito, ha. Ayan po, ang ganda po niyang gamitin. Ang bilis lang niya mapakulo yung areskaldo ko. Very useful talaga siya. Napakadali niyang makaluto. Marami na rin akong nilugaw na ginawa para makakain din yung mga kapitbahay namin. Always sila kasali sa budget eh. Yun lang mga lods. Salamat sa mga nanood hanggang sa dulo ng video kong ito. Salamat sa mga subscribers ko. Doon pa sa mga hindi nakasubscribe, paki-subscribe naman ng channel ko. Paki-hit ng notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.